Isa sa mga inaabangan ngayong paparating na NBA season ay ang pagbabalik ng key player ng Memphis Grizzlies. Walang iba kundi ang idol ni Jan Amores na si Ja Morant. Ano nga ba mga dapat nating abangan sa kanya ngayong paparating na season? Ilang araw na nga lang at magsisimula na ang NBA preseason. Narito ang ilan sa mga pasulyap sa mga players na hindi nakapaglaro bago nga matapos ang nakaraang NBA season. Unang-una sa listahan ay ang player na walang iba kundi si Ja Morant. Ano ba naman kasi noon itong nakaraang 2023 to 2024 NBA regular season, ito na atang isa sa pinakamasaklap na nangyari dito para kay Ja Morant. Ano ba naman kasi no, kaluwat ka ng issue ang kanyang kinaharap, lalong-lalo na yung na-involve nga siya sa pagkakaroon nga at pagdi-display ng paghawak ng armas dito nga sa social media. Sampahan din siya ng kaso matapos nga magkaroon ng kaalitan sa isang fan. Matapos nga ang lahat ng pangyaring yan ay nakabalik pa naman ng NBA nitong nakarang taon itong si Ja Morant at nakapaglaro pa para sa Memphis Grizzlies. Kaso minalas nga lang talaga no, dahil sa kasarapan ng kanyang paglalaro para dito sa Memphis Grizzlies, kasundo naman ng kanyang suspension dahil nga sa pagkakaroon niya naman ng injury sa kamay. Dahil nga dito ay tuluyan na nagsara ang pinto para kay Ja Morant nitong nakarang 2023 to 2024 NBA season. At ang mas masakit pa niya, no, halos lahat ng mga players dito sa Memphis Grizzlies ay nagkaroon nga ng injury. Dahilan para maging 13 sila dito nakarang NBA season, ito nga para sa Western Conference. Napakalaki ng binagsak considering na top 2 sila nitong nakarang 2022 to 2023 NBA season. Umang lang ng 2 panalo yung Denver Nuggets sa kanila bilang pang number 1 spot. Ngayon dito sa naganap na media day ay ang pangako ngayon ni Ja Morant ay magbabalik ng kanilang koponan dahil mukhang kinakalimutan na nga daw sila ngayon ng mga tao. Baka nga daw kasi nalilimutan na ng mga fans kung ano nga ba talaga yung tunay na lakas dito ng Memphis Grizzlies. Kaya ang pangako niya ay talagang babawi siya para sa kanyang koponan ngayong paparating na season. During your time away, do you feel that people forgot how good you are? I feel like that's what comes with it. Obviously, yes. Not only just me, but you don't hear nothing about Memphis Grizzlies too much either. Bilang si Ja Morant ang nagsasabi na babawi ang kanyang koponan ngayong paparating na NBA season. Dahil itong si PG-13 Paul George ay walang pag-aalinlang ang sinabi, ngayong paparating na NBA season ay magiging at least top 3 daw sila dito nga para sa Eastern Conference. Respeto pa rin daw para sa Boston Celtics at New York Knicks para sa kanilang ipinakita nitong nakarang season. Dahil nga daw sa pagdating niya ngayon dito para sa Philadelphia 76ers, kampante daw siya na mahihirapan ng mga teams, lalo't lalo na kakampi niya na ngayon si Joel Embiid, na sa tingin niya ay wala pa rin talaga makakapantay para depensan ito. I think we're top 3 for sure in the East. Gotta be, respectful to Boston, be respectful to New York. They put a heck of a unit out together. I still don't think there's anyone that can guard Joel Embiid. So that's like a trump card that we have for sure. Abangan na lang talaga natin kung magkakatotoo nga ba ang mga pinagsasabi ng mga players na to ngayong paparating na NBA season. Dahil napakadami pa talagang pwedeng mangyari dahil bilog nga ang bola. Ayo, sinong inaabangan nyo ngayong paparating na NBA season?